Magandang umaga, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon ngayong umaga po ng August 5, 2024. Na kung saan sa ngayon nga po ay mayroon pong apat na weather disturbance na nasa eastern at northeastern part po ng Luzon. Ang isa po ay nandito na sa loob ng ating PAR at base sa datos po ng Japan Meteorological Agency, ang nasa loob po ng ating area of responsibility ay ganap na po na tropical depression o isang mahinang bagyo. Kasi naman po dito sa wind map ay iisang sirkulasyon lamang ang nakikita rito na malakas ang nandito po sa loob ng ating PAR. Pero sa kabila po ng pagkakaroon ng mga apat na weather disturbance ay wala pa naman pong bagyo na namamataan na tatawid po dito sa ating kalupaan hanggang sa susunod po na dalawang linggo ay posibleng storm free pa rin po tayo. Pero asahan natin ang unti-unti na po na paglakas ng habagat dahil papalakasin po iyan ng mga sama ng panahon na nandyan po sa may taas. At sa lagay ng ating panahon, ngayong madaling araw ay maayos pa rin ang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa, maliban sa mga tsansa ng mga isolated rain sa ilang bahagi ng La Union, Pangasinan, Vigan, Zambales, Bataan, Metro Manila, ilang bahagi ng Calabar Zone, Bicol Region, Occidental Mindoro, Northern part ng Palawan, Katarman, Northern Samar, Ormoc, Davao del Sur at Sulu Archipelago. At mamaya ay sisikat naman ang araw sa malaking bahagi ng ating bansa maliban lamang sa mga tsansa ng maulap na kalangitan with isolated rain sa ilang bahagi ng La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cabanatuan, Metro Manila, Calabar Zone, ilang bahagi ng Bicol Region, Occidental Mindoro, Northern Palawan, Pandan, Samay-Aklan, Antique, Katarman, Kalbayog, Sulu Archipelago at Pagadian. At mamayang hapon, mas maraming lugar muli sa ating bansa ang makakaranas ng maulap na kalangitan with isolated light to heavy rains. Kaya kung lalabas tayo sa ating matahanan, ay guliin po natin lagi ang magdala ng kahit anong panangga natin sa init ng araw at protection na rin po sa mga biglaang buhos ng ulan. At sa atin naman pong mga baybayin, wala po tayong nakataas na anumang gale warning signals, pero iba yung pag-iingat lamang po kung papalaot tayo para po mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So yun po ang latest update natin sa araw na ito. Ako po muli si James na nagsasabing, sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!